Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Bay. Ilang buwan na nga nakaraan, nakuha ng ating bansa ang isang prestigious na award bilang Best Cruise Destination. At ngayong 2024, isang cruise ship ang makikita natin na dumaong dyan sa pier. Mamaya lang ay pupuntahan natin yan. Best Cruise Destination 2023 ang nakuhang award ng ating bansa ayon sa Department of Tourism. Tinalo pa ng Pilipinas ang iba pang mga bansa na nominated din sa prestigious award na yan, katulad ng Japan, India, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand at Vietnam. Ang Pilipinas ang hinirang na Best Cruise Destination sa ginanap na World Cruise Award sa Dubai, UAE. Isang magandang balita yan ayon pa sa Department of Tourism dahil makakatulong yan sa ating turismo ngayong 2024. Lalo pa at medyo mababa ang pagdating ng mga turista noong nakaraang taon na umabot lang sa 5.4 million. Kung ikukumpara natin sa bansang Thailand na ang tourist arrivals nila ay umabot sa halos 27 million. Ang huling pinakamataas na tourist arrivals natin noong 2018 na umabot sa 8 million. Unti-unti na ngang nare-recognize ang ating bansa bilang Best Cruise Destination. Noong nakaraang taon, umabot sa 128 na mga cruise ships ang dumating dito sa ating bansa sa 33 na iba't ibang destinations katulad ng Boracay, Palawan, Subic, Siargao at marami pang iba. Estimated na nasa 101,000 na mga turista ang dumating dito sa ating bansa sakay ng mga cruise ships at 50,000 naman na mga crew na halos mga Pinoy din ang nagtatrabaho sa mga cruise liner na yan. Noong nakaraang taon, sinimulan na nga ng Department of Tourism ang pagtatayo ng mga cruise ship terminal sa iba't ibang mga probinsya katulad na lang sa Palawan at sa Legazpi, Albay. Marami pang nakaplano na mga cruise ship terminal ang itatayo sa iba pang mga destinations na pwedeng daungan ng mga cruise ship dito sa ating bansa. Mamaya ay pupunta din tayo doon sa May Manila Ocean Park at magbibigay tayo ng update sa ginagawang expansion ng tourist attraction na yan. Madadaanan natin ang Rizal Park Hotel, isa sa magandang hotel dito sa Maynila. Update muna tayo sa mga reclamation projects na sinuspinde ng DENR. Hanggang sa ngayon, nakasuspindi pa rin at wala pang go signal na ipagpatuloy ang dredging activities ng mga reclamation project katulad ng Horizon Manila, Manila Waterfront City at Manila Solar City.
Makikita naman natin dyan sa unahan yung mga barko na nakatigil muna dyan habang suspended pa ang Manila Waterfront City Reclamation na itatayo dito. Sa ngayon, dalawa pa lang ang pinayagan ng DENR na magpatuloy at tapusin ang ginagawa nilang reclamation projects. Dito sa Manila Bay, yan ang Pasay Harbor Reclamation Project at ang SM Prime Reclamation, doon yan sa may Pasay. Pero ang mga reclamation projects dito sa Manila area ay suspended pa rin hanggang sa ngayon. Andito na tayo sa Manila Ocean Park. May expansion project pala na ginagawa ngayon dito sa Ocean Park kung saan dadagdagan ng mga bagong attractions na ongoing na ginagawa sa ngayon. May mga food outlets na rin pala dito sa harapan ng Manila Ocean Park. In case na hindi kayo familiar kung nasaan ang Manila Ocean Park, nasa likod lang ito ng Quirino Grandstand sa May Luneta Park. Andito na tayo sa may entrance ng Ocean Park. May ticket booth dito sa harap. Medyo konti lang yung tao sa ngayon. Siguro ay dahil katatapos lang ng mga holidays at weekday din tayo pumunta dito. Dito pala sa kabila yung ginagawang expansion at bagong atraksyon ng Manila Ocean Park. So ayan guys, ongoing na nga ang ginagawang expansion dito. Malawak din pala itong area na bahagi ng expansion at redevelopment project ng Ocean Park. So ayun guys, dito sa dulo makikita naman natin ang cruise ship na tinutukoy ko kanina sa simula ng video natin. Pero sarado na pala dito sa area na to at wala ng vantage point. Hindi na katulad noon na makikita pa natin ang dagat. Para sa mga mahilig na pumunta dito sa Manila Ocean Park, meron na naman kayong mga bagong atraksyon na aabangan ngayong 2024. Andito na tayo sa may Quirino Grandstand at pupunta tayo dun sa dulo para naman makita natin yung cruise ship na dumaong dito sa Manila Bay.
dito sa bandang dulo ng Quirino Grandstand. Kahit papaano makikita natin ang cruise ship na dumaong dyan sa pier. Holland America Line pala yung nandito ngayon. Panahon na talaga na magkaroon na ng cruise terminal dito sa Manila Bay Area. Meron na dapat na cruise terminal na itatayo doon sa likod ng Sula Resort and Casino. Kaso bago pa ito simula, nagkaroon ng pandemic at hanggang sa ngayon delayed pa rin ang proyektong yon at hindi pa natin alam kung kailan sisimula na itayo ang Sula Cruise Terminal. Wala pa talaga tayong proper na cruise terminal na pasok sa international standard. Kaya sa ngayon, dito muna sa pier dumaong ang cruise ship na ito. Yung mga bagong gawa siguro na cruise terminal sa Palawan at Legazpi Albay ay magaganda na. Pati na rin yung iba pang mga cruise terminal na gagawin pa lang. Dapat world class ang mga cruise terminal na itatayo natin dahil nakakahiya naman sa mga foreigners na bibisita dito sa ating bansa. Dapat talaga magkaroon ng isang cruise terminal dito sa Manila Bay Area. Maraming nakaplano na cruise terminal na itatayo dito sa Manila Bay pero medyo matatagalan pa yon dahil ang mga terminal na yan ay bahagi ng mga reclamation projects na ginagawa pa lang sa ngayon. Diba Quirino Grandstand ito? Isang national park? Dapat walang mga illegal settlers, illegal parking, mga vendors na nakatambay dito. Dapat malinis at maliwalas ang ating mga park. At finally, madadaanan natin ang isa sa pinakalumang hotel dito sa ating bansa, ang The Manila Hotel. More than 100 years na ang hotel na ito na operational pa rin hanggang sa ngayon. Isa sa mga historical landmark na dito sa Maynila. Anyway, anong masasabi nyo na Pilipinas ang best cruise destination in Asia? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!